Mag-iisang taon na mula na magkaroon ng petroleum leak sa West Tower Condominium sa Bangkal sa Makati. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin tuloy ang natatanggal ang tumapong langis. Kabilang sa ginagawa ngayon, mano-manong hinihigop ang langis gamit ang puso. Nakatutok si Jun Veneracion. Tinatayang 1,000,000 litro pa ng langis ang nasa ilalim ng lupa sa Barangay Bangkal, Makati. Isang taon mula nang madiskubre ang fuel leak sa West Tower Condominium. Sa mga lugar kung saan hindi pwedeng maglagay ng makina at hindi pwedeng magkabit ng kuryente, ito yung kakaibang naging approach ng UP Nigs. Naglagay sila ng poso at mano-mano itong ginagawang paghigop sa mga produktong petrolyo na nasa ilalim ng lupa dito sa may tapat ng West Tower Condominium sa Bangkal, Makati. Sabi ng UP National Institute of Geological Sciences o UP NIGS, hindi naman nalalayo ang higop ng mga poso sa mga dimakinang gamit. Gaano katagal yung relevo nyo nito, Kuya? Pag napagod. Ha? Pag napagod. Pag napagod, papalitan ka na. Mga ilang minuto yun? 10 na. Halos 90% yung nakukuha namin. 90% na petrolyo? Petrolyo. Petrolyo. Gaano naman karami sa isang araw? Umabot ito ng 1,400 liters, yung pinakamarami, hanggang 1,500. Nasa 800,000 liters na nalangis ang nakukuha sa Barangay Bangkal na nagmula sa pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Target ng kumpanya na matapos ang paglilinis at rehabilitasyon sa loob ng taong ito. Sa Bangkal naman po, it will take a little more time. But pagdating po ng MPE system between August or September, bibilis po lahat. Pero para sa mga residente, sawa na sila sa mga pangakong lagi na raw napapako. Marami na paparwis yung bata, marami nagkakasakit. Sa plantang ito, dinadala ang mga nakukuha sa Barangay Bangkal. Dito pinaghihiwalay ang tubig at langis. Medyo madali lang ang proseso dahil hindi naman nagahalo ang dalawa. Pagkatapos ng treatment process, itatapon na ang tubig sa Laguna, Dibay. Ang assurance na may bibigay namin hanggat kami ang kumukuha ng lahat ng waste materials galing sa West Tower, lahat ito ay dumadaan sa isang proseso at ito ay ayon sa patakaran ng DNR. Ang nakukuha lang is naman hindi na pwedeng i-recycle, pero kapag hinaluan ng bunker fuel, nagagamit pa ito para mapatakbo ang boiler gaya ng mga sa cement factory. Napapakinabangan din ang latak mula sa magkahalong tubig at langis. Sa plantang ito, ginagawa ito pang halo sa paggawa ng hollow blocks. Mas matibay pa nga raw ang hollow blocks na may halong latak na langis. Pero kung sa pabrika, napapakinabangan pa ang mga ito. Para sa mga residente ng West Tower at Barangay Bangkal, perwisyo lang ang dulot nito sa kanila. Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Nakalabas na ng Pilipinas sa magasamang China na umano'y sangkot sa tangkang pagpupuslit ng black corals at iba pang mga lamang dagat mula sa ating bansa. Matatanda ang pinaaresto ng Senado, sina Li Yongming alias Joe Pring at ang kanyang asawang si Olivia Lim Lee. At yan ay matapos nilang hindi siputin ang pagdinig sa Senado. Pero napagalamang nakalipad na papuntang Hong Kong ang lalaki habang ang misis naman niya ay nagtatago na raw sa Malaysia. Huli na raw kasi nang inilagay ng Bureau of Immigration sa kanilang tinatawag na watchlist ang mag-asawa. Nasampa na rin pala sila ng reklamo noong taong 2007. Dismayado po yan si Senador Juan Miguel Zubiri. Inirekomenda naman ni Senate President Juan Ponce Enrile na pabalikin na sa ating bansa o ipa-extradite, ika nga, ang mag-asawang Chino. Gentlemen, 5 years and 4 years for these cases. Only filed in June 8 when this has gone through the national conscience or consciousness of everyone, the national consciousness of everyone. So parang ang pangit tignan. We want to see that this guy will go to jail, Mr. Secretary, Undersecretary. Both, the husband and the wife. Yes, sir. That they escaped from the country, they knew that they have committed a grave crime to the Filipino people. They have to be brought here to answer. Dahil sa kawalan umano ng permit, ipinasara ng munisipyo ang isang resort sa Boracay na pagmamayari umano ni Sarangani Representative Manny Pacquiao. Pero ayon kay Pacman, hindi sa kanya ang resort kundi sa isa niyang kaibigan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman.
Walang paraiso ang Boracay Islands West Cove Resort sa bayan ng Malay sa Boracay. Pinag-usapan dati ang resort, di lamang dahil sa ganda nito, kundi dahil na rin sa napabalitang ito ay pagmamayari ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao na kanyang itinanggi. Ngayon, controversial ulit ang resort dahil sa utos ng munisipyo na ipasara ito. Nakuna ng staff ng West Cove Resort ang pagpunta doon ng maturidad noong Biyernes para ipasara ang lugar. Wala pa rin daw kasi itong mga permit kahit ilang ulit na silang pinaalalahanan ng munisipyo. Ipinag-uutos na rin ni Mayor John Yap ang demolisyon ng mga structure doon. Ang may-ari ng resort, ang malapit na kaibigan ni Pacquiao na si Crisostomo Chris Aquino. Ayon kay Aquino, matagal na raw silang nag-apply ng building at occupancy permit, bagamat aminadong walang business permit. Ilang ulit na raw sila nag-apply para dito pero hindi raw ito tinatanggap ng munisipyo. Last year pa, 2010 pa, naka-apply na sa kanila, inupuan nila. Ilang beses na winala yung papeles namin, nag-submit kami sa engineering nila. Ito, magpapatunay na in-assess nila yung dapat namin bayaran. Nung babayaran namin, ayaw tanggapin. Taong 2009, nabigyan ang resort ng Forest Land Use Agreement for Tourism Purposes o Flag T ng DENR. Kaya sabi ng resort, illegal ang ginawang pagpapasara ng lokal na pamahalaan. The act of the mayor and his group is illegal. It is patently illegal and we will undertake all legal measures to counter this abusive act. There was compliance. Unfortunately, the office of the mayor has refused and continuously refused to issue the necessary permit. The act of the mayor was only based on the executive order. Pero ayon sa munisipyo, inineklara na raw na no-build zone ang lugar na kinatatayuan ng resort. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Horas. Susunod! Panibagong pagyanig sa bansang New Zealand, kitang-kita sa video. Broadcaster sa Camarines Sur, tinambangan, patay. Si Kuya Germ, nag-aalala ngayon sa kalagayan ng dati niyang alaga na si Ricky Rivero. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 Horas.